Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Tama na ba sa kalye? Sa ulitong pag-atake, damahan ka. At pagsisisihan mo kung bakit pangasa pinalagan ba? Di na lang nalahimik, nagka mo pa ba? Baka mo lang nilagay sa telebihil. Di ba dati mo na sinubukan niya na pero wala maganda. Ginamit mo ng mga letra, puno naman na sa'y kasalaran. Na naay di ka mapakinggan ng mga kabataan para di katularan. Kasi nga, di ka naman napapagay sa ganito mga bagay. Dapat mo na gawin na, tigilan mo na. Para buhat ang baka mo halata ng mga tao, di ka pa rin nagbago. Tangin na, para pagkatigipan na namin na bibili ba? Dagi papapachubin na namin papapachubin. Ano din sila kayo, never been, never been, never been. Siya pa sinigil siya na namin. Pwede ba? Makinigitan mo kung sakali gusto mo tumi na pabalik para masaya. Para nasa ganun pa rin sa lakulang tuloy. Di ko puro ilag ang mga tataktika. Alam ba? Sinabi ka nakita. Ano yung nasa rodi ka? Nakinig sa may babala. Pwede ba nakataan? Sa mundi ko nataan. Sa pwede ba nakataan? Ang hamod pa. Sa makalumang bagsak. Mapayapang usapan. Pag hindi ka nakinig, umpisahan mo ng silipin ng larawan ng inyong katapusan. Pag hindi ako wala sa kama sutra. Pag tumira to nila, labas niya pasukan ng mga dugo para ka tinatagusan. Pero di maaga pa kahit naroon pa sa tor. Kung di mo ako kilala, ako isang kolektor ng mga buhay para sa akin ang parator. Nagabira ng mga tirador, makto ng paglalakbay ko. Mga transporter, mga lines ko ay laging try. Mala Optimus ko na nasa Transformers. Di karami kong pampira na para si Blade. Tawagin mo kung Green Walker. Professional committed. Pagkabulag talalakad lang mga Green Walker. Ay, mga kabigman. Lucas, lapit mo yung camera. Whew, grabe, grabe ngayon. Napaka-swerte natin, mga ka-airsoft, no? Umabot tayo sa araw ng Miyerkules. Okay. Today is Wednesday. Review and unbox tayo ng mga unit. Ay, hindi. Ng unit pala. Hindi mga... ng mga unit ng ating ka-airsoft na, taga doon sa norte. Hometown ni Mrs. taga Isabela. Eh, tiyagi Isabela, no? Bali, si, dating nasa hanay siya ng mga kapulisan, no? Si Major, Colonel, no, sorry. Colonel Mariano of Tiyagi Isabela. Okay. Hello po, shoutout po, Colonel. Bali, na siya ngayon? Parang retired na, no? Wala na siya sa serbisyo. Pero, ayun, alam niya naman, kung talagang yun yung naging linya mo eh, talagang mahilig kang kumalabit ng gatilyo. Hindi mahilig kumalabit ng chicks, ha? Mahilig kumalabit ng gatilyo. Okay, hello Colonel, ito po yung unit mo, yung request mo, no? Ano ba ito yung unit mo? Yung Ascent. Ascent, no? Very special to, limited edition lang to. Okay, this is a... Glock. Not just an ordinary Glock, no? Di, parang ganito yung unit ng anak ko, si Lucas, no? This is a Glock. Okay, makikita nyo, Deadpool Edition. Limited Edition, Glock Deadpool Edition. Napakaganda niya, no? Napakalupit niyan.
Kumbaga, talagang yan ang design niya. Hindi kinustomize to na handmade or self-customized. Yan talaga yung design na nilabas nung kumpanya. Okay? Pakisuyo nga sandali yung ano, Deadpool edition na Desert Eagle. Yan. Okay, yan. Alam niyo naman kasi sa mundo ng airsoft, syempre may mga unit na collector's edition, may mga unit na daily unit, daily pistol. Ito is part of the collector's edition. No? Hindi siya, actually pwede rin naman, pwede mo rin i-daily kung afford mo, di ba? Kasi normally pag mga collector's edition, syempre iba yung presyo. Okay? So this is the Glock, ayan, a Glock Deadpool edition para kay Colonel Mariano. Okay? Then this is the hindi niya to order, no? Gusto ko lang ipakita sa inyo. This is the Desert Eagle Deadpool edition. Ang ganda niyan. Yan na mismo yung design. Hindi dinagdagan, hindi binago. Okay? The Desert Eagle Deadpool edition. Napakalupit, napakalaki, napakasarap gamitin. Itong unit na to, kung tawagin natin, is the Lord of All Pistol. Siya yung title holder ng pinakamalakas, pinakamalaki, pinakamabigat, pinakabulky. Alam mo, lahat nasa kanya na, no? Based na rin sa mga chrono test natin, halos mas malakas pa siya doon sa out of the box ng mga rifle, di ba? Talagang malakas to, kaya nga tinawag siyang the Lord of All Pistol, the Desert Eagle. Okay, mapapansin nyo, this is the standard size ng mga Glock, no? Tignan nyo kung gano'n siya kalaki. Pagpapantayin natin. See? Nanliit yung Glock. Kung ito yung standard size, ito yung normal na nakikita nyo. Ayan siya, oh. Okay? Yan, ganyan lang siya kalaki. Ayan, napantayan sa ilalim, ha? Okay? Yan, ganyan siya kalaki. Talagang manliliit yung Glock. In terms of length, tignan nyo yung bunga nga rin, yung harapan. Talagang ibang-ibang klase. Ayan siya, oh. Oh, halos mga lahati, no? Ganyan lang siya kalit. Ito, ilan ba ang length ng Desert Eagle, kung tutuusin? 7.5, no? 7.5, yun ang length nito. Ganun kahaba yung travel, no? Yan. Itong hawak ko, kaya pinakita ko sa inyo, is ito yung Deadpool edition. Deadpool series nga, kung tawagin. Yan, okay? Ngayon, tabi muna natin ito dahil hindi naman itong order ni Colonel Mariano of Isabela. Okay, next unit niya, dalawa yung unit kasi niya, no? Is the 2011 John Wick Island Barrel. Yun. O yan, ayan na. Bumabalik ang standard na John Wick, no? Syempre, kung meron tayong Pit Viper, meron tayong Sand Viper, ito yung conventional. Okay? Ito yung bago lumabas yung Pit Viper, ito muna. Actually, bago lumabas din to, meron pa nauna rito si Combat Master. Yung John Wick STI-TTI Combat Master. Ito Combat Master dito. Pero Island Barrel siya. Ayun, no? Kung makikita nyo yung ibabaw, yan. Merong malaking plate na nandito sa ibabaw. Kung tawagin yan, Island Barrel. Papakita ko sa inyo yung standard, no? Yung hindi Island Barrel. Saan na ba? Okay guys, no? This is the John Wick Combat Master na STI-TTI. Yan. Alisin natin magasin parehas. Yan. And this is the Island Barrel. Okay? Yan. Kung makikita nyo, halos parehas na parehas yan. Ang pinagkaiba lang nila, yung ibabaw. Island Barrel, nakalabas, nakausli yung barrel dito sa taas. While the John Wick Combat Master, wala siya. Okay? What good and special about our unit is ibang-iba sa unit ng iba, okay? Kasi yung atin, naka-fixed barrel. Ayan, tingnan nyo. Walang kakalug-kalug, okay? Ayan, walang kakalug-kalug yung barrel. Naka-fix nga siya, naka-fix. Kumbaga, mas precise, no? Ang use ng fixed barrel is for more accuracy.
ang silbi ng fixed barrel is kung ikaw masyado kang meticuloso. Gusto mo saktong-sakto talaga. Sa bagay, kaya nga tayo nagta-target eh, di ba? Hindi naman tayo nagta-target na forever, malaking target mo, di ba? Gusto mo dumarating yung panahon na paliit ng paliit yung target mo, gusto mo maihit mo pa rin yun. Di ba? Sa pamamagitan ng unit mo na accurate. Okay. Kasi syempre, hindi mo maihit yung target mo na maliit kung sakasakali. Halimbawa, okay, halimbawa, bago ka sa airsoft, normally, tatargetin mo mga ganito kalalaki. Di ba? Paliit na paliit yan hanggang sa dumating yung time na ang target mo, ganito na lang. O, yeah, di ba? Kasi, normal sa atin na mga lalaki na kina-challenge natin yung sarili natin, di ba? Kaya, unang-una, nagta-target ka, siguro, day one, ganito. Pero darating yung time na ang gusto mo yung target mo maliit dito or mas maliit pa dito. Okay? Ngayon, hindi mo ma-achieve yan kung unit mo eh tungkil. Now, what I mean in tungkil is chapsuy-chapsuy. Di ba? Kumbaga, ganito. Bakit yung mga atleta gumagamit ng mga matitinong unit? Ganito ha, ganito. Nakita mo ba na yung NBA gumamit ng bola na nabibili sa SM, na nabibili sa Changi? Ang NBA ba, gumamit sila ng bola na nabibili sa Divisoria, sa Binondo? Hindi, di ba? Anong NBA ang ginagamit, number one na ginagamit ng bola ng NBA? Spalding, di ba? Spalding ang number one. Sa Pilipinas, gumamit ba yung mga PBA ng bola na galing sa Divisoria, sa Changi? Hindi, di ba? Ang number one na ginagamit nila, it's either Spalding or Molten. Yan ang isa sa mga number one brand in terms of basketball. Okay, di ba? Kumbaga, gusto mo ng professional na outcome, mag-invest ka dun sa professional na gamit. Ah, di ba? Ito, nakita nyo ba na yung mga sniper from different country, Russia, US, India, China, nakita nyo bang gumamit sila ng mga pipitugin scope? Gumagamit ba sila ng mga pipitugin scope na tigpa 5,000, tigsi 6,000, tigsi 7,000, tigsi 10,000? Hindi. Ang ginagamit nilang scope sa sniper rifle nila, nagkakahalaga ng kalahating milyon, 300,000, 200,000, yun ang halaga ng scope na ginagamit ng mga professional sniper. Okay? Nakita nyo ba na yung nananalo sa Grand Prix, sa motor, ha? Moto Grand Prix, gumamit ng Rossi, ng Lucky Star, ng Motor Star. Nakita nyo bang gumamit sila nun? Hindi sila gumagamit nun. Anong ginagamit nila? It's either KTM, it's either Duke, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, Honda, Ducati. O, di ba? Yan ang mga ginagamit nila. It is because professional sila. Okay? Kailangan nila mag-invest doon sa unit kung talagang yun ang passion nila. Kung yun talaga yung linya nila, kung yun yung nilalaro nila. Nakita mo bang ipinangkarera sa mga ano, sa karera ang number one, ano? Ang mga, ano ba yung mga China natin? Mga Photon, di ba? Chanyang, yung mga ganon. Ano ba yan? 937, Lazada. Oh, huwag mo lang sirain. Huwag mo lang sisirain. Bayaran mo na. Oh, Lazada yan. Sige, check mo. Check mo na rin. Oh, yun, no? Gumamit ba sila ng mga China vehicle, yung mga pangarera? Hindi, di ba? Anong ginagamit sa mga pangarera? Number one, Ferrari, Lamborghini, Audi, di ba? Yan, Maserati,
Toyota. Okay, okay, okay. Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi. O, oh, diba? Yan yung mga ginagamit kasi nasa professional stage sila. Professional racer sila. Yan, okay, no? Ngayon, para maging professional ka, gumamit ka ng matinong unit. No? Ngayon, kung ikaw yung tipo ng tao na akala mo, magiging professional ka, nagtsatsaga ka rin sa pipitsugin unit, good luck. Good luck, no? Kung maging professional ka, or feeling professional na dahil sa pagtsatsaga mo ng mga pipitsuging unit, no? Hindi po rito sa, ano tayo, hindi rito sa, na, ano ba to, na nagiging matapobre tayo, hindi, no? E, dinidiscuss ko lang sa inyo, iba yung gamit ng mga professional, iba yung gamit ng mga naghahanap ng budget meal. Malayong malayo, no? Halimbawa, bumili ka ng budget meal. Later on, mararamdaman mo, visit na to, hindi kayang tumapat talaga sa mga pang-professional, no? Hindi talaga kaya niyang tumapat, no? Kumbaga, marirealize mo yung visit na item to, sasabihin mo, sayang, sana, hindi ko man mabenta ng nasa tamang presyo. O, diba? Hindi mo talaga mabebenta kung ganito, no? Kahit anong gawin mong bihis, kahit anong gawin mong upgrade, doon sa unit na talagang sablay, walang kakwenta-kwenta yan. At saka, tapatan tayo mga ka-airsoft, no? Hindi worth it na. For me, ah, halimbawa, bumili ako ng, let's say, sabihin na natin yung mga nabibili sa divisoria, no? Yung mga nabibili doon sa bangketa, doon sa 168, no? Halimbawa, bumili ako nun, i-upgrade ko pa ba ng, di ba? Hindi na siguro. Halimbawa, yung binili ko, yung sinasabi nilang, ano, ito, ah. Bibigyan ko kayo ng, ano, ng matinding comparison. Okay? Okay, kung may pera rin lang ako, i-upgrade ko itong Tokyo Marui Gold Match ko. Di ba? Hindi ko i-upgrade yung hindi ko i-upgrade itong ENC 2011 ko. Okay? Nagets nyo? Kung may pera ako, mas i-upgrade ko to, mas gagastusan ko itong Tokyo Marui Gold Match kesa dito sa 2011 na ENC na pistol ko. Yan ha? Kasi ito, worth it i-upgrade. In-upgrade mo, talagang tatagal. Ha? In-upgrade mo, nakita ng tropa mo, nakita ng ibang tao, talagang ang masasabi niyan, wow! Di ba? Pero ito, kahit anong upgrade mo rito, ito na to. Walang kakwenta-kwenta. Kumbaga, hindi sayang, hindi worth it i-upgrade. Sorry sa mga naka-rusi. Sige. Yung rusi mo, i-upgrade mo ba ng item, ng pyesa na mas mahal pa dun sa motor mo? Ah, di ba? I-upgrade mo ba? For example, mga ka-airsoft, no? I'm just being, ano rito, kumbaga nagpapakatotoo lang ako. For example, bumili ako kasi ng big bike. Kawasaki CH2. Basta, lagpas 1 million. 1 million and 80,000. Okay, binili ko yan, ha? Okay, binili ko siya ng 1 million and 80,000. Ngayon, worth it ba na lalagyan ko siya ng crash guard na worth 27,000? O, yan, ha? Crash guard, yun yung magpoprotekta doon sa play rings ng motor at saka nung sa engine niya. Kumbaga parang tubo yun na matindi yun. Worth 27,000. Worth it ba? Yes, worth it. Di ba? Million yung halaga ng motor eh. Di ba? Ano ba naman yung 27,000 para protektahan niya yung motor just in case na natumba ka? Di ba? Oh, ngayon ito. Worth it ba na yung rusi mo na binili mo ng 60,000 or 80,000 or kahit 100,000,
worth it ba na i-upgrade mo ng Cross Guard na worth 27,000? Pwede mong i-upgrade, pero ang tanong, worth it ba? Sulit ba? Di ba? Hindi, di ba? Kumbaga, nagbaril ka ng China na pipitsugin, huwag mo nang i-upgrade. Hayaan mo na lang yun, di ba? Yung China nga eh, kaya nga naging China kasi malambot. Medyo hindi perfect ang pagkakagawa. I-upgrade mo pa, eh lalo mo lang siyang sinira, di ba? Pero subukan mo, i-upgrade mo yung Tokyo Marui. Tokyo Marui Gold Match. Subukan mo itong i-upgrade mo. Masasolve ka. Di ba? Itong China na to, na ENC. ENC to ha, China ha. At saka ito, halos magkamuka. Halos magkamuka. Di ba? Kung papalitan mo itong slide na to ng mga infinity slide, umaabot na 7,000 pesos, 6,500, 7,000 pesos. Itong slide na to, kung papalitan mo siya, yung infinity na design. Okay? Ngayon, ang tanong ko lang, ito papalitan mo ba? Papalitan mo ba to ng worth 7,000 or 6,000 na slide? Hindi, di ba? Kung ito, maybe. Pwede, kung may pera ako, di ba? Pero for your information, mga kaersapa, ganun ang halaga ng slide ng Tokyo Marui. 5,000, 6,000, 7,000. May mas mga mahal pa ron, no? Yun. Pero, worth it ba na palitan mo tong China ng slide na tig sa 7,000? Eh, ito, worth it ba? Worth it to. Ito hindi. Kasi bandang huli, mas mahal pa yung slide kaysa sa unit. Di ba? Hindi po tayo nagiging matapobre, no? Sinasabi lang natin yung totoo, no? Okay, okay. Ngayon, ito ba? Ito. Ito ba? Itong China na to, worth it ba na palitan pa natin ng fixed barrel? Hindi na siguro. Hayaan na lang natin ganito to, di ba? Yun ang pinapayo ko. Hindi siya worth it i-upgrade, di ba? Itong John Wick Combat Master, worth it ba? Napalitan natin ng fixed barrel? Worth it ba to? Nandito na naman yung friend ko. Nangungulit na naman. Yayaman in parts, sabi. Okay, ito. Yan. Worth it ba na i-twisted barrel natin to? Twisted bull barrel. Yan, worth it? Worth it kasi, syempre, quality unit deserve quality parts. Yayamanin unit deserve yayamanin parts, di ba? Pero kung China unit, kahit huwag mo nang palitan, hayaan mo na lang na gumaganyan. Sa akin, advice lang. Pwede ko kayong pagkakitaan. Pwede ko kayong sabihin na sige, palitan natin. Kasi kikita ko sa inyo, di ba? Pwede ko sabihin yun eh. Sige, tara, upgrade natin yan. Bobolahin pa kita. Nako, gaganda performance niyan. Ang dali man bole, di ba? Kasi ang binobola mo yung taong hindi nakakaintindi. Ngayon, madaling paikutin, di ba? Sige, upgrade natin yan. Di ba? Palitan natin. Ang tanong, kaya ba niya talagang pantayan yung performance ng mga high-end Taiwan, or ng mga China ganito? Kaya ba niya? In terms of durability, in terms of FPS, in terms of accuracy, kaya ba niya? Laglag, no? Mga kaersap, dito sa Big Man, hindi ko kayo pagkakakitaan, hindi ko kayo sasamantalahin, sasabihin lang natin yung totoo, no? Hindi worth it i-upgrade ang mga China unit na tulad ito. Okay, hindi worth it i-upgrade. Kahit may pera kayo, kahit gusto nyo, ang sasabihin ko sa inyo, wag na lang. Sayang lang ang pera mo. Mas magandang bumili ka ng Taiwan kesa i-upgrade natin yung China mo. Yung China mo, hayaan mo na yun. Hayaan mo nang ganyan yun. Wag mo nang pakialaman, wag mo nang palitan ng mga kung ano-ano. Kasi nabiktima ka na nga ng isang seller eh, di ba? Nabudol ka na, nadala ka dun sa mura ng presyo. Hindi mo alam na yung mura ng presyo, after 1 week, napapamura ka na. Diba? After 1 week, mapapamura ka, no?
Yun lang, no? Hindi siya worth it i-upgrade. Ngayon, nag-unit ka ng mga Taiwan. Oh, nag-unit ka nito. Ito, napakasarap nito. Dun nga pala sa ano, shout out, no, dun sa gumagawa, no, ng ating tumutulong sa atin sa regards sa mga pyesa. Baka meron tayong fixed barrel na makuha para dito. Nagtatanong si Colonel Mariano, no? Nagtatanong si Colonel Mariano, baka raw pwedeng i-fix barrel na to, no? This is a Glock 17 Deadpool Edition. Ang sagot ko kasi, ano, hindi pa, wala pa yung sa mga Glock natin, eh, no? Pero, if I can find a way daw na ma-i-upgrade to into a fixed barrel, mas gusto niya. Okay, this is a Glock 17 by Deadpool Edition, ay, Deadpool Series by Ascend Taiwan Brand. Okay, napakaganda, no? Okay, then, Colonel Mariano, ito na po yung dalawang unit nyo, the demo and test fire natin in just a while. Punta na ako. Ano yung punta na ako? Punta na ako. Sabi ni Sir Chris, huwag ka muna pumunta after the live. Kailangan ko makaalis. Pupunta akong tarla. Oh, shoutout nga pala. Meron akong biyahe. Special na biyahe to. Meron akong biyaheng San Jose, Batangas at saka Lipa, Batangas. Hello po. Shoutout po sa South. Cavite, Laguna and Batangas. May biyahe ako papunta dyan. Oo, gusto kong magkita-kita tayo, makapagpa-picture sa inyo. Okay? Sana bigyan niyo ako ng pagkakataon. Magkita-kita po tayo dyan, mga ka-airsoul. Kaya yung may mga, yung kung bibigyan niyo ako pagkakataon, i-message niyo ako agad. Ha? Para dyan tayo magkita-kita. Banding-banding tayo dyan. Okay, biyahing south, itong mga susunod na araw. Okay, Unity Colonel Mariano, hindi pala island barrel itong hawak ko. The Island Barrel by John Wick Combat Master, no? Okay, by the EMG, sorry. Nauutal-utal ako, nalilito-lito ako, no? Okay, pag China, mahina ang quality, sabi ni Melchor Roa. Exactly, sir, no? Kaya nga kita mo, yung mga ano nila, yung mga barko nilang pandigmaan nila, yung mga coast guard nila. Ang lakas mambuli, di ba? Pero pag nandyan na yung barko ng US, ng Australia, ng Canada, tahimik sila, di ba? Just imagine, nakita nyo, yung barko nila, kunwari, ang laki-laki nun, makapal kunwari yun. Pero baka airsoft lang, mayuyupi yun. Coke in can yung body nun. Baka coke in can lang yung body nun. Eh pag nandyan na yung barko ng US, oh, lumalayag. Hindi sila kumakamada dun sa Scarborough Shoal. Hindi nila tinatarantado yung mga mangingisda natin. Hindi nila winawater cannon yung coast guard natin, di ba? Hindi nila ginigipit yung mga nasa Sierra Madre. Pag nandyan yung Japan warship, yung Australia, yung Canada, di ba? Ngayon, kasama pa natin ang India. Hindi nila tinatarantado pag nandyan. Diba? Pero pag wala, halos tutukan ng laser yung mga coast guard natin. Di ba? Halos bombahin ng water cannon. Di ba? Yung barkong gamit nila, ang body nun, coke in can. Pag nirat-rat mo ng airsoft na 500 FPS, baka butas-butas. Kasi nga, gawang China. Okay, no? Pero in fairness naman, no? Kaya lang tayo nagiging ganito kasi yung mga, may mga Chinese talaga na, yung katulad nun, no? Yung defense minister nila. Bobo-bobo-bobo-bobo-wan, eh. Tanga-tanga-tangahan. This is my personal opinion, no? Dati kiniklaim nila 9 dash line. Ngayon, 10 dash line na. Di ba? 9 dash line lang kiniklaim nila. Walang basihan yun, ha? Ngayon, 10 dash line na. Ano yan? Magiging 11, 12, 13, 14? Ha, di ba? Ngayon, pati India, kalaban nyo na. Kasi nakiklaim kayo ng 10 dash line. Di ba? Walang basihan yan, eh. Di ba?
Hindi pa kami sinisilang, nandyan na yung Scarborough Shoal sa Pilipinas na yan. Panahon pa ni Marcos, di ba? Sa sobrang dami nga ng island ng Philippines, di ba? Napabayaan yung Saba. Oh. Ibig sabihin, pinabayaan ng Pilipinas, ibig sabihin sa Pilipinas yan. Ang problema nito sa Chinese na mga namamahala na ito, nananako, ano sila? Masyado silang tanga-tangahan pag sa issue na yan. Ewan ko lang. Naawa lang ako sa mga mangingisda natin kasi meron akong ano, meron kami kamag-anak dyan sa bandang Zambales. Hindi na sila makapaghanap buhay ng maayos, no? Kumbaga talagang bagsak ang ano nila ngayon. Umaasa lang sila sa isda, eh, no? Na nakukuha. Bagsak talaga ang kabuhayan nila ngayon, no? Hindi, biruin mo, walang iniwan, eh, no? May nagtayo ng poste doon sa lupa mo, no? Doon sa garahe mo. Papayag ka ba? Di ba? Yun yun, no? Okay. And above that, pero may mga Chinese tayo na kaibigan na matitino naman. May isip, may utak, no? Kasi na bahagian na ng kautakan ng Pinoy. Pero meron talagang mga tanga-tangahan na gustong manakop lang, no? Mapagsamantala, no? Okay. Ayun. Enough muna of that. Wala akong plano makipag-away sa mga Chinese, no? Actually, marami akong friend na Chinese. It's just that, yung issue na nangyayari sa Scarborough, ang hirap manahimik, eh, no? Papayag ka ba, ikaw? Yung kapatid mo, binubuli ng kapitbahay mo. Wala kang gagawin. Hindi, di ba? Magkamatayan na siguro, di ba? Yun, ganun, no? Okay. Ganid ang China, sabi. Exactly, natumbok. Exactly, natumbok, no? At ngayon, si Ma'am Sally, while repacking ng mga for shipping natin, busy-busy ka dyan, ang dami niyan, ha? Okay, mamaya ipapakita ko na lang, no? Review and unbox muna tayo. Okay, Colonel Mariano of Etiaga Isabela, ito na po yung unit na magazine hawak ko. Okay, no? The Glock 17 by Ascend Deadpool Edition Series. Okay? Powered by a Taiwan brand which is Ascend. Ayan. Teka lang. Nagsasalita ako, ha? Oo nga, baka biglang China pala to, ha? Ayan, ha? China, Taiwan, made in Taiwan, no? Okay, actually hindi ko ganong kilala pa itong unit na to, pero based sa mga feedback, maayos siya than the WE, no? I just don't know sa parts if fit, pero mostly naman talaga pag mga Glock fit, eh, di ba? Let's see. Okay, so this is the unit, the magazine catch release, press lang to. Then, so this is the magazine, Colonel Mariano, ingatan lang po natin na huwag malalaglaglaglag, no, kasi kahit anong tibay naman ito, kung nalalaglag yung magazine, pwede pa rin magkalit, di ba? Okay, access lang natin sa pag-access, base pad kasi ito, no, fixed to, kumbaga ay ano to, wala siyang hole, no, walang hole, kaya kailangan inaalis to. Okay, access, hataa, kawitin to ng iyong koko pababa, ayun, no? Then, slide mo to nasa ibabaw to. May indala, ha? Kawitin, then slide mo to para to rear move, ayun, no? Nakikita nyo na yung inlet valve, di ba? Pero, ang gagawin natin, slide na rin natin, alisin natin. Okay? Alisin muna natin to temporary. Dahan-dahan lang, ha, sa pag-alis. Ayaw kong ano, eh, na ma-misplace yung mga parts niya, eh, no? Alam nyo ako, maselan ako dyan sa pag nagbabaklas. I'll make it sure na walang tumatalsik or nalalaglag na parts, na spring, no? Kailangan medyo ingatan natin yung unit natin sa ganun. We parts din, Kuya Taiwan. Ah, okay. O, yun naman pala, no? Oh, by the way, guys, no? Nagsasabi yung iba, di ba yung ano, low-end Taiwan yung WE? Ang high-end na ano niya, na parang pantapat din nila sa other brand is AW, no? AW Custom. Based on my experience,
halos same na same na parts eh, no? AW Custom, WWE. Ngayon nagkakaroon ng ano eh, collab. Collab, pag sinabing collab parang nagsasama, 'di ba? Ang Cyber Gun is different from WWE pero nag-collab 'yan, nagkaroon ng WWE Cyber Gun. Ngayon may balita ang nagko-collab, magko-collab ang EMG and Army Armament, no? Army Armament, China 'yan pero magandang klaseng China. Ah, di ba? Ano yan? Paano ba sabihin to? Army Armament nasa China yan, pero malamang sa malamang ang mga engineer na ginamit niyan is mga Taiwanese din. Kaya talagang na-adapt nila yung pagiging perfect ng unit na Taiwan. No? China ang Army Armament, pero we can consider na ano siya, nasa we can consider siguro high-end China. No? Kasi yung mga low-end China, medyo talagang sablay eh, di ba? So, doon nga sumasakit ang ulo natin. Okay, no? Anyway, so, silicon oil natin muna, syempre. Kasi bagong-bago eh, no? Silicon oil natin ang itong inlet, output valve. Press natin, i-press lang, then spray natin. Okay, after that, hayaan mo mag-subside yung oil, no? Yan, para hindi dyan nakatambay sa taas para bumaba. Kaya nga kailangan nakapress para papasok yung oil. Slight press lang, hindi naman kailangan idiin mong gusto, no, hanggang sa masira yung valve. Then, spray rin tayo sa inlet valve dito. Inlet, dyan naman papasok yung gas. Okay? Then, I just don't know, pero whatever paman din, hindi ko isusugal. Kasi Glock to, no? Ang gagamitin ko lang 12 kg, hindi ako gagamit ng 14. Ganun rin sana kayo, no? Pag Glock, huwag nyo lang isugal i-14 kasi sayang yung unit, no? Mapudpod, ang bilis ng wear and tear ng unit pag gagamitan nyo ng 14, especially kung Glock. I just suggest go for 12 kg. Kung nahihinaan kayo, dapat huwag kayo mag-Glock, no? Kuha kayo ng ibang mga unit. Nagulat naman ako. Ayan, nagulat internet at nag-resume, no? Okay na. Pagpasensyaan nyo na, mga ka-airsoft, kasi hindi ko alam kung anong problema, pero napakapangit ang internet namin dito sa amin ngayon, no? Actually, meron kami tatlong internet, pero napakapangit. Okay? Anyway, this is the 12 kg. Lagyan natin ng gas upside down. Yung live to kagabi na putol. Grabe, no? Sayang, no? Anyway, okay lang yan. Hayaan mo na. Kaya tinamad na ako magkwento ng session. Tama ng portion nung gabi. Okay, enough na yun. 7 seconds, enough para sa isang full round, pero still pwede nyong dagdagan, okay? Hindi naman ibig sabihin na sinabi kong 7 seconds eh, 7 seconds ka lang rin. Hindi po ganun. Pwede mo pong dagdagan, depende sa iyong pangangailangan, okay? Ngayon, sa pagbalik din, ganun pa rin, slide din natin. Kung paano nyo inalis, in-access paalis, ganun din pabalik, no? Okay, yan. Okay na. Ngayon, lagyan na natin ng bala, no? So, this is the reloader. Panlagay ng bala. Hatakin natin ito pababa. All the way, then put your right thumb here para kung mabitawan, hindi siya, ano? Halimbawa lang na nabitawan mo. Check your internet connection to. Visit to. Yan. Halimbawa lang nabitawan mo siya, hindi siya tatama rito. Kasi pwede itong mabasag talaga. All the way, hatakan pa baba, then dito i-shoot yung bala. Okay, yan na. Yan ang proper orientation ng bala as much as possible. Hanggat maaari, gawin mong left, right. Para naman, walang misfeeding na mangyayari. Okay? Ngayon, syempre, ano pa gagawin natin? Test fire tayo. Colonel Mariano, ito na po yung unit mo. Ay, sorry, hindi ko pala nalagyan to. Itong ibabaw ng Glock para wag magasgas. Kasi ilock ang slide stopper din, sprayan natin yung ibabaw ng nozzle. Hayaan natin tumulo, mag-drip, mag-ano, gumapang pababa yung oil para mabasa rin yung recoil, ano dito. Nozzle spring pala, sorry, no? Then release, then rest, pasok, kasa. So, ready to fire, ha? Always, finger, trigger out. Pasok mo lang yung daliri mo pag mag-firing ka na. Firing! Grabe, lakas, ha? Ngayon ko lang napaputok to, ha? Ang lakas, ha?
open vault dahil wala nang bala. No, next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Tapos, tulad ng nakasanayan, at tulad ng lagi ko sinasabi, mas safe para sa unit mo, para sa mga kasambahay mo, kung yung unit, itatabi mong walang lamang bala at lamang hangin. Okay? Always dun tayo sa safe side, no? Walang magagawa yung ano, yung kuro-kuro, yung sabi nung Marites natin na kakilala, sabi nung kakilala natin na si Pedro, si Juan, si Lucas, si Samuel, walang magagawa yung chismis-chismisan. Ang kailangan natin, proven fact. Okay? Yan ang kailangan natin, yung talagang proven. Yung magazine, itabi mong walang kargang hangin at walang kargang bala. Okay? Press mo lang to or iputok mo. Okay. So, this unit, ito na po, Colonel Mariano, ito na po yung unit mo. So, re-ready na natin for pack and shipping. Yung nakabag dyan, wala pang gas yan, ay wala pang silicone oil reloader yun, nilagyan mo na? Hindi. Pupunta niya naman dito. Sino yan? Yung nag-download. Ah, yan yung John Wick. Ano yung unit na yan? EMG yan. EMG ba yan? Saan ka kumuha? Dito. Ba't parang balance lang naman? Tanlan. Ano yan? Island or original? Compact. So, yung tatlo na nandyan, ano yan? Pit? Dapat yung dalawang pit, dalawang ano eh. Dito na sa unit. Dalawang pit. Okay, dalawang pit. Saka tatlong standard. Okay, ano? Island or 20? Sa island, dalawang ano? Standard. Okay, ngayon, ang tanong ko, saan galing yan? Bakit merong ganyan? Or sa display? Alin? Ito? Oo. Dito ko kinuha yun. Ibig sabihin, sobrang ang ano natin dyan, standard, noon. Alam ko, dalawa eh. Okay, anyway, mamaya na tayo mag-usap, Ma'am Sally. So, this is the 2011 STI-TTI Island Barrel. Okay, no? Naka-fix outer barrel na rin to. Yun ang advantage natin sa iba. While yung iba hindi pa naka-fix barrel, ito naka-fix outer barrel na rin. Okay? So, this is the unit of, another unit of Colonel Mariano of Echagi Isabela. Sir, ito na po yung Combat Master. Tulad nung ginawa natin sa Glock, ganun pa rin. What good and special about this? Nakikita nyo naman, naka-optic sight. Naka-optic sight sa front. Ayan o. Okay? Then, yung rear sight niya, kung mapapansin ninyo, conventional iron sight to. Okay? Then, may beaver tail. Yan, kailangan niya. Napepress ng palm mo para mag-fire. Then, look at the magwell. Diba? Embudo type yan. Embudo type, no? Tapos, basta maganda siya, no? Yung isa sa nagpaganda sa kanya yung black matte finish, no? Ganda, sarap. Although, talagang syempre may kabigatan kasi alam niyo naman, ang airsoft natin, replica from a real gun, no? Paano mo masasabing replica kung hindi mo, wala ka man lang weight na mabibit, na ano, mafe-feel, no? Then, equipped na rin with a, dito, tactical rail, no? Dito sa bandang chin ng pares, sa bandang chin nga niya, okay, no? Para sa mga upgrades like flashlight and laser, no? Okay, so this is the magazine, maximum of 27 rounds, ang maximum na pwede ilagay. Pero ang allowed lang palagi is between 20 to 23, no? Lagi kong sinasabi sa mga vlog ko, para yung spring huwag masira. Spray, press the bulb, then spray. Sinasabi ko lagi, you need to press, pindutin ng bahagya, then spray, para pumasok yung oil, plus dito sa inlet naman tayo. Makikita nyo, lagi ako may basahan, no? Kumbaga, ayaw ko kasi yung ano, yung may excess oil. Pag may excess oil, due to overspraying, pinupunasan ko, ganun ako eh. Kumbaga, hanggat maaari, gusto ko yung unit malinis, maganda, di ba? Okay, so, sa unit, kasa, then ilock manually, then spray tayo ng konti sa slide stopper. Yun.
Victor. Yan, yan, yung part na yan, yung slide stopper, okay? Then, spray tayo dun sa nozzle sa ibabaw. Excited ako sa tuwing nagpapaputok ako ng John Wick ng mga combat master. Kasi iba yung feeling, iba yung lakas talaga nila. Okay? Then, wag na mag-attempt na lagyan siya ng 14, 12 lang. Is enough na lang. Malakas na talaga. Okay, ngayon, firing, ay ano, firing, press down, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oh, kita mo, nagganda sobra-sobra ako, dapat to, ano lang to eh. Sorry, no? Dapat to, 7 seconds lang, pero dahil may ginawa ako, pagpasensyahan nyo na po, no? Okay, ngayon, lagyan natin mga ka-airsoft ng BBs. Sa paglalagay ng BBs, sa tackle lang to pababa, ha? Put your right thumb here para safety. Then dito shoot yung bala. Colonel, siya nga pala, medyo ano, medyo ingat lang tayo sa magazine, huwag nating hayaan na ano, na malalaglag. Ayun, tignan nyo, may bungi, oh, di ba? May bungi isa. So, kalugin lang sideways para umayos. Okay? Ingatan lang na huwag malalaglag, Colonel, kasi baka magmala lito lapid kay na nilalaglag yung magazine. So, there's a big chances na magkaroon siya ng leak pag gano'n na nangyayari. No? Pero pag gano'n naman, hindi manageable naman, hindi naman magkakalik, not unless talaga na hindi mo siya na-spray ng oil for a long time. No? Basta lagi kong payo, huwag niyo tipirin yung oil, no? Kasi, kumbaga, mura lang yung oil, eh. Ang magkano lang yung oil. Tapos, eh, pag nasira, mahal rin yung o-ring. Pero, don't worry about the warranty kasi lifetime service warranty kami. Kaya lang, eh, katulad yan, Colonel, Isabela ka, di ba? Medyo malayo ko. Okay, pero, let's see, we'll find a way para, pwede mo naman ipaship, or, pag gumagawi ako ng, let's say, San Jose Nueva Ecija, di ba? Pag gumagawi ako sa lugar ng Cabanatuan, Talavera, Muñoz, pwedeng mag-meet tayo doon. Then, doon ko gawin on the spot, no? Okay, then, sa unit, okay na, pasok na, sarap, oh, firing. Ready to fire. Siya nga pala, yung safe, ayan, oh, ambient. Ayan, kawit-kawit lang yan, ha? Kawit, ayan, nakasafe pa ganyan, unsafe, baba lang. Okay, safe, taas, unsafe. Ganun rin yan, kung kaliwete ka, kawit, taas, safe, then unsafe. Ayan, kawit-kawit lang, ha? Okay, ngayon, basta lagi yung unit maganda nakasafe. No? Ngayon, firing tayo, firing. Firing. O, yan, ha? Proper grip, proper posture, then the kanan kasi ako, eh, no? So, left, pasok, hawak din yung thumb, importante to balance the unit, ha? Okay, firing! Present the gun! Okay, ganun, no? Present the gun. Okay, firing! Ang sarap! Gumuguhit! Ang sarap na, ang bilis ng cycle kasi, yun nga pala, no, isang benefits na pag naka-fixed barrel ka, mabilis yung cycle mo, no? Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! Oh, ganun. Kasi ano siya, yung travel, nababawasan yung travel, eh. Imbis na, pepwesto pa yung barrel pataas, ganun-ganun yan eh, oh. Hindi na, ganun na siya. Mapapansin nyo, yung fixed barrel nyo, medyo nakababa yun. So, nakaumang na, ganun-ganun na lang ang travel nun. Hindi na siya papak, hindi na ganun, oh. Gumaganun kasi yan eh. Eh, mahirap yung paliwanag eh, kasi, kami ako, naiintindihan ko yun, pero yung iba kasi, hindi pa naiintindihan, syempre, mga bago pa. Pero later on, makikita nyo rin yung ma-observe niya. Firing! Okay, open bolt dahil wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Yun. Okay, ngayon yung unit ay magazine, tulad pa rin na sabi ko, itabing, walang lamang hangin at walang lamang bala. Yan yung nakasanayan ko eh. Kaya yun yung tinatawid ko sa inyo. So far, effective para sa akin. Malamang sa malamang, effective rin para sa inyo. Okay, pasingawin lang. Okay, then yung mga unit natin for shipping. Ready na, no? Ready na going
Duhat, Malabon, going Mabalacat, Pampanga, going Caruhatan, Valenzuela. Grabe, ang lalayo, ang lalapit ito. Bakit hindi nagpa-CO dito? Okay na, going yan. Tapos, ito pa. Hindi pa, hindi, nagpapakasalukuyan pa lang, nagpapak si Ma'am Sally. Going, saan to? Itong isa. Tugigaraw. Tugigaraw din to? Eh, Tugigaraw rin si Kernel eh. Tugigaraw. Okay, going Tugigaraw. Ay, Echagi pala, sorry. Isabela, going Tugigaraw and going sa Nueva Vizcaya, Villaverde Poblacion. Poblacion, Nueva Vizcaya, okay? So, ito na yung mga unit for shipping. Don't worry, naayos na. Colonel, sana malamang makasabay dito yung unit mo, no? It will take, 2 to 3 days, Ma'am Sally? Kung walang bagyo, 2 to 3 days, nasa inyo na yung unit nyo, no? Medyo antay-antay lang po. Konting antay-antay lang, mga airsoft, no? Kasi, ano ba yung sasabihin ko? Yung courier kasi ganito, no? Yung courier kasi, hindi namin pwede kasi dalhin ito sa branch. Ang ginagawa, yung courier ang pumipick up, no? Ngayon, ini-schedule nila kasi yan. Halimbawa, by the time na natapos to, ibubook na to, no? Ibubook na, so, antayin namin yung courier. Hindi namin pwedeng sabihin na, boss, nasan ka na? Boss, follow up lang. Boss, hindi namin pwedeng kulitin ng ganun. Pagpasensya niya na, no? Kasi, syempre, pag nakulitan, baka hindi daanan, hindi pick upin, mas mapapatagal tayo, di ba? Kaya, pagpasensya niya na, kung minsan, from yung 2 to 3 days kasi bibilang yon from the time na kinuha nila sa amin. Ngayon, halimbawa, nilive natin ngayon, hindi nila na pick up kinabukasan, sa susunod na bukas pa nila na pick up, hindi pa counted yun, no? Huwag kayong magagalit sa amin, no? Pero talagang beyond our control namin yung proseso ng mga courier. Kami sumusunod lang rin sa courier, no? Ang role namin dito is to accept your payment, then we'll make sure na masuklian namin ng quality units yung sa inyo, then ipapak namin, then ipapareceive namin sa courier. Pag nasa courier na, although talo kami rin ha, wala kaming control kung anong pwedeng gawin nila sa unit. Halimbawa, inapakan nila, binato nila, hindi namin alam yun, di ba? Yun, kaya actually hangga't yung unit hangga't hindi nakakarating sa ating mga ka-airsoft, hindi, wala kaming peace of mind, no? Talagang isa sa kinakakaba-kaba namin 'yon, yung minsan na may mga cases kasi nadurog yung pistol, nabali yung rifle. Ano 'yun? Kumbaga syempre hindi naman kami magsi-ship ng durog na pistol. Hindi rin naman kami magsi-ship ng durog na rifle, ay na baling rifle kasi siyempre, ayaw namin ng problema between me and the client, di ba? Hindi namin gagawin yon. We are a legit airsoft shop, hobby shop, kaya napakaliit na bagay nun para magpasira sa ganun, no? Ngayon, beyond our control na yung pag nasa courier na, pagpasensya nyo na, pero ang magagawa lang namin pag nasa kanila na is to follow up, di ba? Ngayon, kung wala namang mga bagyo, wala mga disaster, straight yan. Minsan nga, overnight lang, nasa Isabela na yung item, eh, no? Yun lang talaga kung merong mga, halimbawa, bagyo, no? Yun dun talaga, disaster, earthquake, nagsarang kalsada, hindi makadaan sa, halimbawa, sa Marcos Highway, hindi makadaan sa, dun sa, ano yung mga kurba-kurba, kung tawagin? Hindi, yung mga kurba, may term doon eh. Bitukang manok, di ba? Ganun yan eh. Halimbawa, mag-landslide sa bitukang manok, cause of delay yun. Kaya, yun. Maging ano lang tayo ng mga kaya, mapagpasensya lang tayo, relax lang. And soon, si Bigman naman galing yung unit mo eh. Kaya soon, talaga makakalaro ka ng quality item. Okay? Maraming salamat sa inyo mga kaya. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Binagbuklod, pinag-isa ng isa pong libangan. Yun po ang maglaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod.
Big Man. Thank you po and have a blessed day to all.